Dito pala tayo ngayon mga kabok sa Barangay Kulasihan dito sa Bukidnon. At bibisitahin ho natin mga kabok ang isa ho sa nagdurog ho sa aming mga puso. Dahil isang bata na babae na nakita namin na pinost mga kabok na puno ho ng dugo ang katawan. At ang masakla pa, sarili pong tatay ang nagbugbog ho at hindi ko lang alam kung bakit puno ng dugo yung katawan. At tara mga kabok, samahan niyo po kami. At ayan, dahil wala sila dito sa kanilang bahay, sasamahan daw kami ni Nanay. Pangalan ni mo, Nay? Ipe. Ayan, si Nanay Ipe dun daw sa kubo nila dito sa bukid ho nila. Tara. At syempre kasama pala natin ang aking mahal na misis. Nagkakamera ho sa atin mga kaboks. Ang masipag kong misis. Aman nga ba? Kana nga balay na eh? Unahan pa ano? Unahan pa. So hindi para ito mga kabox doon pa daw sa unahan. Siguro yun na yun. Yun na ba Nay? Ayun. Andito daw yung may-ari ng bukid, sabi ng bata. So ibig sabihin nakitira lang sila dito, no? So hindi sa kanila itong lupa. Ayo. Ayun si. Ayun na ba si Mama? Maa. Okay. Eh salamat po kay Nanay Ipe, nag-volunteer ho na ihatid tayo dito. Nay, thank you Nay ha. Thank you. Salamat Nay, salamat. Salamat Nay. Okay, tara mga kabuk, samahan niyo po kami, kukumustahin ho sila. Good morning, maayong buntag. Kumusta po, Nay? Ay, si Nanay pangalan? Rosemary. Rosemary. Nabises. Ayan. Ay, kumusta si ate? Asa si ate karon? Wala, nag-eskwila na siya. Pag-dosin siya gahapon. Aso, nag-eskwila na? Ilan siya kagalina. Okay. So, okay lang ba yung ano? Yung mga sugat niya? Okay. So, anong oras siya uuwi? Nga alas 11:30. 11:30. Okay lang po siya pumasok agad? Doon sa mga sugat-sugat niya? Gusto man siya mag-eskwela. Dilunta ko pa-eskwela ho niya. Gusto man siya mag-eskwela, gyud. Hindi niyo sana papasok kasi galing pa ng hospital. Tapos may mga sugat. Oo, yung mga sugat. Gusto mo kasi mag-eskwela. So, gustong-gusto ng bata pumasok kahit may ano. Kahit may mga sugat. So, anong oras na ba? 10. So, meron pang isang oras. Yeah, Nanay Rosemary, kumusta po kayo dito? Kumusta yung pamumuhay niyo dito? Minsan, wala. Si Nanay pala, ilang taon na? 43. Ilan na po yung anak nyo? 7. Ang dami naman ay. Ganun po kayo kasweet ng mister nyo? Ha? Minsan. Eto, bunso. Oo. Ilang months na? 2. 2 months pa lang. Hala. 2 months pa lang, tapos... Balita ko na eh, si Mister, nasaan ngayon? Nasa sa kulungan. Pinakulong nyo na po? Oo. Mas mano kasi si ano, no, si ate. Sige, hintayin na lang ho natin si ate, isang oras lang naman. Yan, si Nanay muna yung i-interviewin natin. Nakakulong na? Oo.
paano ba makalabas pa siya? Wala ko problema ka gawas pa ba siya? Pero sa inyo papakuling na. Oh, nakulong na siya, gidala na siya sa PDRC. Okay, so nakulong na talaga. So wala namang labag sa puso niyo na pinakulong niyo yung mister niyo. No, importante. Importante nga. Maliksyon kita siya, no? Oo. Oh, importante daw mga kaboks na matutunan niya yung ginawa niyang kasalanan. Kumbaga, isa na yung seleksyon niya na dapat hindi niya gawin. Kahit sino, kahit hindi niya anak, kahit sino, dapat hindi niya gawin yung ganong ano. Ito pala, Nay. Si ate, bakit ganun ang nangyari na nagkasugat-sugat, nabugbog si ate? Nasaan po kayo nun? Dire lagi hapon. Dire man may atong... So dito lang? Oo, oh, dire. Nagkuhan may sa kaneng gulay. Nag-harvest? Oo, nagpat sa gulay. Mm-hmm. Mga anong oras? Mga alas dos, Gyod. Alas dos ng tanghali? Oh, hapon? Ano, hapon? Oh. Okay. Tapos ano yung nangyari? Ba't umabot dun sa ano? May abot mo dito yung papa nga hubog. Ah, lasing. Oo. Tapos? Tapos yan yung kuhan akong upan, kung bata. Yung gusto niya kahawiran. Kaya di man kahawid siya, kaya yung bata, di rin man sa kong loyo, biyo-biyo man. Mm-hmm. Nahadlok naman siya. Di ko adag lipak yung papa. Pwede, yung nana nga kahoy, oh, kana lipak. Kani, yung nana eh? Oo, yung nana. So ganito, kawayan? Oo, dahil... Ang kawayan, merong... Wala, kwan, yung nana ra siya. Yung nana ra? Oo. Wala siya ka ng lansang? Wala. Ah! Sabi kasi ano? Magkaling nani, bata. Ang laki naman eh, no? Kung ganito yung pinalo sa bata. Tapos matalim pa yung dito ng kawayan, no? Sa balat ng part ng kawayan. Nasaan yung ginamit? Dala dito. Dala dito. Pag napabaka. Ah. Lamang itong gulang gapon. Okay. Muna siya kaputol. Ah, ito yung... Kaputol. Kaputol? Oo. Yung kadugtong ho mga kabuks, ito pala. Yan, mag-ibali. Nabali-bali sa pagpapalo. Ibali na niya rin ang kaputol. Ano? Pero sa tingin nyo, Nay, ano ang dahilan? Bakit pinalo yung bata? Wala ko, kabala ko. Kung sa'yo, hinungdan. Hindi nyo ba na, ano? Hindi nyo ba naawat? Sa ano? Wala man kay... Galit ang mangguto siya gabot. Na buntag pa siya nag-inom. Maaga pa hanggang hapon nag-inom? Oo, kami diri rami. Siya dito nag-inom. Tapos pag uwi, bila na lang pinalo yung bata. Suko din kay siya sa bata. Wala ko kabalaong siya sala sa bata. Na diri rami siya sa kuha ang hindi, bata. Hindi nyo siya naawat na, hindi nyo siya naitulak, hindi nyo siya nahawakan para diri, mapigilan. Diri, siya diyan sa akong tubangan ang bata diri sa akong loyo ako galialihan. Tapos dili maigo ang bata. Niya kay ang bata kay nakaana man diri sa kilid nako mutong na hapag gid ang ulo. Ang ulo. Oo. Hala. Hapag gid ang ulo. So grabe no. Pero lasing na si Mr. Mo. Din pagkahuman ato din ako din gipadagan ang bata dito pa ingon. Dagana din siya ato sa barangay. Ah, tumakbo yung bata din sa sapa. Oo, oh, diyan sa panagagi. Paing sa barangay. So, nakarating yung anak mo sa barangay? Oo. Kung siya, karga din siya kung risky o dala sa hospital. Dala sa hospital. Okay. Tapos, si mister, na ano na, kinuha na ng barangay din. Totoo, gitakop na din siya sa tanod. Ano rin tanod ni abot. Kumusta si mister mo, Nay? Ganun ba talaga siya, lasinggero? Kung makakahinag na siya ginom, tagduwak adlaw, tulong, inom, gano'n siya. Ah, grabe. Pagka nag-inom si tatay, diretso, dalawang araw, tatlong araw, ganyan. Oo, kung kaundang ko siya ginom, tagduwak kabulan. Ah, okay. Hindi na pala siya motor ginom. Hindi naman siya gaanong lasinggero na araw-araw lasing. Minsan, abot ng dalawang buwan. Pero pag nakainom, aabutin naman ng tatlong araw. Lasing, araw-araw lasing. Wala namang galit si Mr. sa inyo? Magula man. Kanara siya, mahubog siya. Lahi siya dinalan sa iyo mga bata kung mahubog. Pero sa inyo, Nay,
nabugbog na ba kayo ng mister nyo nung lasing siya sa pagsasama nyo? Nausahay ngayon akong madapatan. Minsan? Oo. Hmm. Eh, kung maubog na siya gayo mo, magmaawin na siya, manibat man may, manghadlok naman may. Ah, so ganun talaga si mister. Oo, pagka lasing, mahubog. Nagwawala. Oo. Pero, tapos kayo, lalayas na lang kayo dito. Oo. Pero dili siya hubog. Kuan man, siya ka ng mayo man. Magigit siya, basta dili siya hubog. Pero itong anak niyong pito, kay mister, lahat. Oo. Nasaan ba sila pala, yung pitong anak mo? Ito, nag-eskwela sa Malaybalay ang isa. Ilang taon na? 18. 18. Bikin ang magulangan. Oo. Yung sumunod? Ang sunod, nasa Impasugong. Sa Impasugong? 16 yan. Sumunod, 16. Sunod, 16. Then, kani din siya. Ah, kani. Kuya, dito ka, kuya. Dili ka. Na. Yun na. Kaya lang. Si kuya, ano pangalan mo, kuya? Ha? Kusga? Janjan. Janjan. Ilan taon ka na, kuya Janjan? 12. Bakit hindi ka nag-aral? Ngano nag-undang kag eskwela? Wala. Kay? Undang lang. Ngano man kapo sa eskwelahan? Dili ka ganahan sa eskwelahan or naiga pangaway sa imuha? Unsa man ang sa imong rason ngano nag-undang man ka? Ayon ni sa eskwelahan na ayda. Or dili ka taga-agbalon? Tagaan. Tagaan. So nagundang lang gid ka kay gilaay nakag-espila gikapoy nakag-espila ha. So ayan po mga kabuks, yung kaya dyan 12 years old, naging huminto daw siya sa pag-aaral, parang ano na siguro pagod sa pag-aaral o si nanay baka kulang ng gabay si nanay. Nay, ba't nyo hinayaan naman na maghinto si kuya dyan sa pag-aral? Ako na sige pugos pa eskwela agad, di naman kasi eskwela niya. Ako siyang pa eskwelaan, di ako siya masulod. Di lang ako gusto nga mundang siya. Kaya sayang man. Oo nga, sayang nga yung taon na yun. Kung makalampos siya, makatrabaho naman siya sa kuwan. Saktong trabaho. Oo, yun nga kuya dyan. Dapat mag-eskwela ka. Kasi pag nakatapos ka ng pag-aaral, hindi na ganito yung trabaho mo na ayan, madumi ka. May sakto kang trabaho, si mama, maiyahon mo sa kahirapan. No, kuya dyan. Sunod tuwig, mag-eskwela ka? Or, kailan ba siya nag-stop? Kailan siya huminto sa pag-aaral? Nanay? Karoon lang ha. Ala. Karoon lang si nanay. Thank you, nanay. Thank you. Ano? Si nanay. Salamat, nanay ha. Salamat. Karoon lang siya nga tuwig. Mga kanas ang kailan na buwan? Ilang linggo pa ba? Bago pa ba? Pagtood na. So hindi na pwedeng ma-ano? Nag-ingam sa yung maestra nga. Eskwela lang daw siya duha ka adlaw kada semana. Tapos mag-module siya. Ma, eskwela lang ka. Gusto kong ano mga kabuk, sayang yung taon na ay, naminto. Okay pa naman. Pinapapasok pa naman siya ng teacher niya, kaya mas maganda makapasok si kuya dyan. Sige na, kaysayang manggod ka ng pagdako ni mo, makauman kag eskwela, makatrabaho ka og tarong. Yang ate, gaskilang ba dyan ate? Si mama ni mo, matabangan ni mo si mama, imong manghod, imong matabangan, og makauman kag eskwela. Yan ho ang sumunod sa babae mga kabuks. Tapos ang sunod ana. Ito ba yung bahay niyo dito? Yung andon. Ito. Tambakan lang ng mga ano gulay. Okay. Nay, matanong lang nay. Matanong lang nay, bakit parang nagkawatak-watak yung mga anak niyo? Nasa Malaybalay, nasa Impasugong. Nag-eskwela man tong isa. Sa Malaybalay. Mm-hmm. Tapos katong isa si Pansugong na nagtrabaho po siya dito. Nagtrabaho, nag-eskwela po? Wala, nagkontra siya, nagtrabaho rin siya. Ilang taon yun? 16? Oo. Hindi na rin. Akong tong kipa-eskwela din. Di nag-iapon siya sa eskwela.
Anong grade na tapos nun? 16? Grade 6 ra to. Grade 6? Bakit decision sila na ano? Ganon, hindi mag-aral dahil basta siguro sa kahirapan, sa buhay? Ha? Sa wala ko pa sa kung sa ilang kumusta yung pagkain nyo sa araw-araw na yun? Minsan wala, minsan food na. Yun nga, no? Minsan wala. Wala. Minsan wala meron. Saka, no, dahil sa kahirapan. Minsan hindi natin masisisi yung bata na para bang magdesisyon na lang na magtrabaho para siguro sa isip nila para mabuhay, para makakain ng maayos. Dahil yun nga, dito sa kahirapan, sa pamilya nila, wala ho silang makain na ano, yung saktong pagkain sa pang-araw-araw. Kaya, Nay, bakit naman hindi kayo nag-ano, Nay? Bakit hindi naman kayo nag-control? Nag-control mo ko niya na, kwan man, na CPS ba? Nag-pills man ko. So, pills? Oo, naundangan ako. Dahil wala ang pambili? Wala ko ka, inom. Ano man, wala na ipalit? Wala na ikapalit. Nausahay, mabawatay ikapalit. Ilang ano ba? Ilang years kayo nagsama ni Mister? Ilang years na? Kwan? 19. 19 years? Uh-huh. Oo. Oh, anong trabaho sa Mister mo? Kani lang. Yeah, ano yung tulukutan? Sa ano? Pag ano lang, pagbubukid? Oo. Wala na yung trabaho niya. Ikaw na yun? Wala. Wala ko sa balay. Hindi man sa mga bata. Pero ang dami ng anak mo na yun, no? 7. Pero ngayon, Nay, paano to, para ako kasi yung ano na eh, ako yung nag-alala ba sa inyo, dahil yun nga, si Mister lang yung naghahanap buhay, tapos si Mister ngayon nakakulong na dahil sa ginawa niya sa inyong anak. Paano na yan yung pang-araw-araw nyo, Nay? Naging single mom ka na. Sa ilang anak? Ilang anak? 5? Andito, 5? Oo, 5. Oo, paano na yan ngayon? Siya, kamera doa mag-alarm. Wala lang siya sa kuwan. Yan siya, tagalog ko sa kong bata. Nagtrabaho. Eh, paano to si Kuya Jan? Imbis na mag-aral to ulit. Kuya Jan, dito karap Kuya Jan. No, mag-eskwila ka ha? Ha? Muhatag mo po ito nagtrabaho. Si Kuya Jan, okay lang sa'yo na yun na magbalik siya sa pag-aaral. Okay lang sa ako. Mas mayroon okay lang. No, mas maganda, di ba? Mm-hmm. Para sa kinabukasan ni Kuya Jan. So, kagaya kayo na eh. Kailangan mo pang bantayan ng maayos si Bunso. Dahil 2 months pa. Paano ka makakapaghanap buhay niyan? Paano? Kung dadalawin din ano eh. Mukhang nakakatrabaho din eh. Naku. Dadalhin niyo po dyan sa bukid. Oo. Mainit. Makati. No? Para lang may makain kayo. Eh, dadalhin nyo na lang para sa anak buhay. Si Bibi, anong pangalan ni Bibi? John Dexter. John Dexter. Parang naano ako mga kaboks. Hindi ko inaasahan na ganito yung buhay nila. Minsan meron, minsan wala. Tapos, marami pang anak si nanay. Eto, batang-bata pa. Yung 3, batang-bata pa. Eto lang ang medyo malaki na. 12 years old. Tapos, yung hanap buhay kasi nila mga kabuks. Na imbis si Mister lang yung naghahanap buhay para sa pamilya. Nalulong pa sa ano, sa alak. Sa karunay, meron pa kayong bigas? Itong lupa, panigurado, nakiano lang kayo dito? Oo. Nakitira lang, nakibukid? Oo, din na yan mo. Magkano naman yung, paano ba, binubuanan ba kayo dito? Buwan-buwan, ay may sweldo, wala? Wala. Kani lang ang tanong. Hinluwa lang naman yung kakao. Ah, so, tagalinis lang kayo ng mga tanim ng may-ari. Oo. Tapos, pwede kayong magtanim na pwede nyong pagkakitaan. Oo. Kagaya nito, munggo, kupis, pwede nyong maulam, pwede nyo rin ibenta. Ganun lang.
So, maliban sa tanim na ito, Nay, mga munggo, ano pa? Ano pang tanim nyo? Ganira, wala na. Wala. Ito lang. Ang tanong, saan kayo kumukuha ng pangbili ng bigas? Kanay, magkuhan ni Ani, kanang mga baligya, sorry sa akong katunag eskwila. Ano, kasya naman, pag nakabenta, mga magkano naman yung kikitain, isang benta? 100 mo. 100 na kapen, 200 na, niya. 100 or 200. Tapos, is, gano'n kayo kadalas mag-harvest? Adlaw-adlaw o... Hindi, po niya. Ato po na kung tutumba na kayo, magpruning mo po ito siya kahoy, pakyaw-pakyaw ba? Ah, pakyaw-pakyaw. So, naghahanap ng ano, discard din si Mr. Musana. Oo. Kaso, andun na sa kulungan. So, ang tanim nyo, Nay, ito lang ba? Ito lang? Ito, yung mga munggo. Ito, ano na to eh? Clearing na, Nay, no? Oo. Okay. Pero, itong bagong tanim sa inyo din to. Nay, kanang bagong tanim nga munggo. So, ito lang po yung hanap buhay nila dito. Ayan. Pagsasaka lang ho ng mga munggo. Ayan, bagong tanim. Kasi ito, ano na to eh? Matanda na. Ayan, ito po yung hinarvest nila kanina. Yan, binilad nila para ayan, matanggal siya sa ano. Ito, munggo. Ayan. Para matanggal. Ayan, no. Para maibenta nila. Ngayong odto. Tanong ko lang ba? Very good si, ano, si Ate Marijoy? Christine Joy. Ah, Christine Joy. Okay, thank you. Ang init ho ng panahon mga kabok. Sinundo na ho namin. Para hindi ho ganong mainitan si Ate Christine Joy. Ito nga ang init ng sombrero. At ayan, dito muna tayo. Alamin natin kung ano yung pananghalian natin ngayon. Si Mama. Oh. Atong panayon to, Nay? Wala pa ko nag hindi ka pa nagsaing? Wala pa. Eh, paano yung estudyante? Wala may kanundan. Ah, merong ano. Anong ulam? Wala. Wala. Wala ng ulam. Sige, ano? Pabili muna tayo ng ulam. Style daw nila, nanay ay. Style daw nila. Ikaw, Nay? Ay, si nanay. Ikaw yung kahapon? Dito ka, Nay? Style daw nila, buntagrang. Ikaw na, istorya na. Ang ilang style, maglungag buntag, dala paniyod to na. Ah, okay. Para masig nila ilang, ibahin-bahin lang ilang kaon. Okay, so yun. Meron din pala silang diskarte mga kabuks na... Parang dili sila ano, sanay. Parang sa buntag ugod to, makuha na nila mabahin na kung ilang paniyod to, ilang buntag. Oh. Kung gaano karami yung nasaing, ipagkakasya sa umaga at sa tanghali. Okay. Nandito ka muna, huwag ka dyan sa mainit. Dito ka na yun. Dito kayo. Ayan, si ate. Init kayo dito. Pero wait lang, papabili muna ako ng ulam kay kuya. Ha? Wait lang po. Han. Oh. Tingnan mo yung kanin nila, yung kinuha ng pangagahan. So ito na yun. O, sa dami nila. Hala. Ilan sila? Si ate, si kuya, dalawang bata. At si nanay, so lima sila? Lima. No, lima lang na yun, no? O, lima sila. Tapos ito lang yung kinuha. Ikaw, di pa man to mukaon ng gamay. Oo, ito lang yung pinagkakasya nila, yung kalahati. Tapos itong kalahati, ito na yung pangano nila, pananghalian. Grabe, nay, no? Di mo igsoon, nay. Oo, ako man. Sabi pa si nanay sa akin kanina. Na? Yung sinabi mo kanina, nay, paglasing yung tatay. O, paano ba? Itong lahat nagtatago. Nang dagan na sila. Kay, so paglasing si papa nila, dagan sila. Lumalaya sila dito. Lahat ng mga bata, lahat, lalayas. Bit-bit niya. Tapos si mister lang ni nanay yan dito. Oo, siya lang isa. Paano so, yan? Ngayon, hanapin sila. Mm-hmm. Eh, hindi ko alam kung saon niya. Basta, magtago naman siya. Kung magabi eh, dito sila matulog sa mga kadaplin.
So, kung saan-saan sila matutulog pag lasing si Mr. ni Nanay? Oo. Uh-uh. Ano bang pangalan ni Mr. ni Nanay? Norito. Si Kuya Norito, pag lasing, naglalayas lahat. Uh-huh. At kung saan-saan na sila matutulog sa gabi? Oo. Uh-huh. Kasi pag lasing? Pag lasing siya. Wala silang panihapon. Wala silang kain-kain? Wala kain. Madlok naman siya. Mauli. Pero kumusta naman si Kuya Norito pagka hindi ho siya lasing? Buutan. Maayos siya. Pag dili siya hubog, pag malasing, ganun. Okay, so okay naman siya pag hindi matrabaho lasing. Man siya. Ang problema, nalulung lang sa ano. Sa'yo na, gaano ba kadalas nilalasing si Mr. si Kuya Norito? Araw-araw lasing, linggo-linggo, buwan-buwan, or dili, mga bihira lang? Sa isa ka bulan, men. Nakadua ka isa na. Ah, so bihira lang talaga. Oo. Pero pag nalasing, nambubugbog. Pati yung mga bata, sinasaktan. Pati daw kanina bata, ano? Nakatry na daw niya gitsa. Ano, ganun siya. Tinapon niya ganun, sorry. Ganun pa siya kabata? Atong nalasing siya, atong wala pa niya. Ano niya? Ah, so bago lang din. Tinapon niya ganun. Tinapon niya ganun. Pag mahulong ang tog, patay na. Naku. Malayo pa rin. Talagang init siya nandun sa taas. Tapos hinayaan malaglag. Salo, ganun. Ah, sinasalo niya pa rin. Pero mataas yung pagkahagis. Mataas, pag hindi niya masalo. Ang delikado nun, pag hindi niya masalo, kawawa yung bata. Tapos lasing siya nun. Lasing. Yun ang mahirap, no, pagka lasinggero o lasinggera tayo, eh, no? Hindi natin makontrol yung ginagawa natin. Hindi natin alam kung ano yung ginagawa natin. O, ate, patingin ako ng sugat mo, ate. Ito, oh, nakita ko kanina, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ho na tayo. Ito lang ba yung sugat, ate? Ito lang. Si ate, pangalan? Christine? Abisis. Ah, Christine Abisis lang. Okay, si ate Christine. Ano, sa grade na ni mo? 3. Grade 3. Ang sipag-sipag ho mga kabuks. Gusto hong mag-aral talaga. Kahit may sugat pa sa, ano, sa ulo. Sabi daw ni nanay kayo na hindi mo na siya papasukin. Pero gusto niyang pumasok. May nalaman pa ako kay nanay. Ano? Ito si ate daw. Siya naglalako ng mga gulay nila dito. Totoo, ate? Nagsuroy ka gulay? Paano mo siya iyan, oh? Paano mo siya, asa man mo siya gaisuroy? Turok uno, gabi. Papaproud naman ako ni kay ate. Ganun pala. Upo ka muna, ate. So, pag naglako ka ng gulay, magkano naman ang kikitain mo? 100 pesos lang. 100 pesos. Ano pa? Anong klase ang linalako mo na gulay? Kagaya ng? Kopis. Kopis. Ano ba yung buto ng kopis? Mm-mm. Tapos ano pa? Wala na. Yun lang. Kasi yun lang ang tanim nyo dito. Mm. Hindi ka ba na ano? Hindi ka ba nahihiyang maglako ng gulay? Hindi. Very good. No, yan ang gusto ko sa bata. Kailan ka nagsimulang maglako ng gulay, ng kopis? Gano'n nakatagal? Oh, ilang taon ka pa? 10. Ngayon? Ah, so 9 ante. 9. Karon kay 10 naman kakaroon, no? So pag uwi daw, may bit-bit na nabigas. Ah, so ikaw pa rin ang bumibili ng bigas? Oh, very good. Yung kita mo sa pinaglalakuan mo na kopis, bili mo ng bigas diretso. Tapos yung sukli, Bigay ko kay mama. Bigay mo kay mama mo. Very good naman to si ano. Ang bait naman ni Ate Mary Joy. Ano pa, ante? Ano pa yung discarte ni Ate Mary Joy? Kag mangutang sa tindahan, kung bisan dili siya tagaan, mamugo siya kaya makadala lang siya bugas para makalungag siya yung mama. Yung anak na siya. Hindi daw uuwi si ate pag hindi pinapautang. Mm-mm. Napotango na lang sa tindahan kaya di man siya muuli. So ganun na ginagawa mo, ate? Pinipilit niya yung tindera o tindero na makadala siya ng bigas. Pag hindi daw siya bibigyan, hindi daw siya alis sa tindahan.
Kaya binibigyan na lang. Binibigyan na lang. Eh, paano ang pambayad muna natin? Pagalitan ng tindahan kaya wala daw pambayad. Pinapagalitan ka kasi wala pambayad. Ilang beses na hindi ka nakabayad sa tindahan? Kapila na daw ka nga wala kakabayad. Dugay na. Dugay na siya na wala pa kabayad sa tindahan. Si ano ante, si Ate Mary Joy, gano'n siya kabait, gano'n siya kasipag sa pagkakilalang mo sa kanya? Bilang isang pamangkin, di ba pamangkin? Mm-mm. Makita na ako sa iya nga, bit-bit siya kanang pangbaligya, ibaligyan niya. Pagbalik, dala na siya bugas, magpalit na. Mm-hmm. Yan na. Sa kunsa, bantay siya mga manghod. Iyang nang bantayan. Masasabi mo na sobrang sipag ni Ate Mary Joy. Ni Ate Christine. Christine Joy ba ang pangalan mo o Christine lang? Christine Joy. Christine Joy. Ikaw ate, matanong lang kasi siyempre si papa mo na kulong, di ba? Dahil pinukpok ko niya sa ulo. Pinukpok ka sa ulo. Bakit? Ano matanong lang ate, ano yung dahilan? Ba't ka pinukpok ni papa mo? Lasing siya. Dahil lasing lang siya. Si papa mo, sa ngayon, may galit ka ba ka papa? Dahil? Pinukpok niya sa ulo. Pinukpok ka? Ilang beses ka na ba niya nasakta, napalo, napukpok? Sa una ba? Matagal na. Lagi niya ginagawa. Matanong lang ate, dahil si papa mo, kahit nasaktan ka niya paulit-ulit, hanggang nakulong siya ngayon dahil sa ginawa sa'yo, love mo pa rin ba si papa? Bakit? Galit ko sa kanya. May galit ka sa kanya? Kung ano, sabihin lang natin kung bukas, sa makalawa o sa susunod na buwan, pag nakauwi si papa dito, tatanggapin mo pa rin si papa? Hindi. Hindi mo ba ano si papa? Hindi mo ba mapatawad si papa sa nagawa niya sa'yo? Sa ngayon, hindi pa. Pero balang araw, tatanggapin. Ano ba ito ni ate? Ano yung ano ate? Hindi mo makakalimutan na mabuting bagay na ginawa ni papa sa iyo. Yung nagpapasaya sa iyo, anong bagay 'yon? Ha? Mabait din siya. Mabait si papa. Kapag lasing siya, binubog ko niya. Pag lasing siya, binubog kayo. Hindi ko natatanungin yung ano, yung kasalong at sa ating tanong kasi kakaano lang ho ni ate. At nung nabugbog ka, napalo ka o napukpok ka ni papa, saan ka tumakbo dito, palayo? Doon sa likod, doon sa may sapa. Tapos saan ka dumiretso doon? Hindi ka na dumaan sa bahay. Hindi na, doon na sa ano. Tara nga. Saglit lang na yan. Tara ate. Sige, dito tayo ate. Saan ka tumakbo? Dito. Tapos, wala naman daanan dyan. Meron daanan dyan. Papuntang? Barangay. Papuntang barangay. So dito ka tumakbo. Hindi ka naman hinabol ni papa. Tapos pagdating sa barangay, anong sinabi mo sa mga tao dun sa barangay? Pinukpok ako ni papa. Duguan na yung katawan mo, no? Lahat duguan na. Kasi akala ho talaga namin sa pagkakita namin dun sa picture, mga kabox. Tapos meron pang nag-comment ba o nagsabi na yung pinalo daw na kahoy o kawain sa kanya, meron daw pako. Kaya ang buong akala namin, ang yung ulo, yung katawan ni ate, puno ng pako.
sugat ng pako kasi yun yung nakarating sa amin na balita eh, na may pako. Kaya makikita nyo naman ho sa picture na talagang yung harap ni ate simula sa ulo hanggang sa dibdib sa tiyan puno ho ng dugo. Kaya yun ang inakala. Buti na lang na walang pako yung pinalo ko kay ate. Yun lang, napuruhan siya sa ano, dito sa ulo, kaya ang laki ho ng hiwa, sugat niya, dahil na ano siya sa ulo, napuruhan. Ate, matanong lang ate, gustong gusto mo bang ano, makapagtapos ng pag-aaral? Gusto. Ano yung pangarap mo na maging? Doktor. Doktor. Kaya sobrang sipag ni ate. Gusto niyang makapagtapos talaga ng pag-aaral. Bakit? Bakit gusto mong maging doktor? Ano lang, doktor lang. Doktor lang. Tapos, pag may trabaho ka na, may pera, no? May sweldo. Tapos, yan. Pagdating ng panahon na may sweldo ka na, may pera, anong gagawin mo sa pera? Bigay ko kay mama. Bigay kay mama. Yung bata pa siya, pero yung puso niya nasa pamilya, yung utak niya, pagtulong sa pamilya. So, ayan ate. Tabi nga tayo kay nanay. Tabi tayo kay nanay. Eto, baka sakali lang ho ante. Kasi si ate Christine, gusto niya makapagtapos ng pag-aaral. Gustong gusto niya talaga. Kung sakali ante merong gustong magpa-aral sa kanya para makapagtapos siya ng pag-aaral. Kung para sa iyo ante, okay lang ba? Okay sa ako, pero sa iyang mama, wala po ko kabalo po. Okay. Yaman anak. Ikaw nay, okay lang ba sa imuha na kunwari, example, nay gusto magpa-eskwela sa iya ha? Okay lang sa imuha. Pero may sa ako, pasak sila mabulag sa kuha. So hindi lang malayo sa iyo? Hindi na ako kaya nga malayo kung mga bata sa kuha. Kung hindi kayo pumagulian sa kuha. Ah, so... Dili niya kaya nga. Pag matulog siya, nandyan ang lahat niyang mga... Ikaw ate, sa'yo, kung... Eto, tanong lang naman, no? Ikaw, okay lang ba sa imuha? Example, naa si mama ni Mudere, dayon, dito ka temporary magpuyo sa lalawan, magpadayon og eskwela. Okay ra ba sa imuha? Okay ra. And then, ayan, okay naman kay ate, pero kay mama. Pero sa'yo, nay? Mabal magbantaan eh kung ano mo, wala ko yung trabaho. Ah, so wala magbantay sa bata. Yeah. Si ate lang. Ayaw lang siya magbantay kung wala ko sa klase. Sabado at Linggo. No, ang hirap eh, no? Tapos si Kuya Janjan, hindi rin ano si Kuya Janjan, hindi rin, parang ano ba, ang hirap pong makapag-aral ulit daw si Janjan dahil si Kuya Janjan ang katuwang ni nanay ngayon sa paghahanap buhay. At si ate din, isa din siya sa katuwang sa buhay dahil siya yung naglalako ng mga gulay nila at nagbabantay sa bata. Para bang ang hirap makapag-aral siya balik? Sa murang edad nila. No? Tumutulong na sa anak buhay. Imbis na nag-aaral pa sila sa edad nila ngayon, hindi na nila ma-enjoy yung pag-aaral o yung paglalaro bilang bata dahil andun na sila sa paghahanap buhay. Sige, eto dahil ano, meron naman kayong kanin eh, no? Sige, nay. Manilto sa mo. Pag-prepare lang ho kami mga kabox para makakain na po sila. Okay, okay na. Thank you, Lord. Sige na, kain na. Sige, ipakaon na. Kain po. Sige na. Siyempre, bibigyan ko sila, nay. Kayo lang, kain na kayo dyan, nay. Sige na, kuya. Kuya, kaon na mo, kuya. Yan, yan lang ho ang kanin mo nila. Magkakasyahin na lang ho. Iya, kasi mama ng isa ka plato po. Ito. Sige. Kaya pa doon lang isa ka plato dito. Doon dito ka. Dahil marami tayo dito, bibigyan ko tong mga adult. Nay, oh, sayo nay. Kuwag isa nay. Kuwag isa. So yung bata dito kuha. Yan.
Thank you, Lord. Ikaw na yung kuha na yun. Tapos yung bata. Okay. Tapos ikaw ate. Ikaw kuya, kuha kuya. O kuha kuya, kuha isa. At kami ni Mrs. dahil diet kami, nag-iisa lang din ho kami. Diet kami sa, kayo, sa ngayon na eh. Ganito lang ho kami kasimple mga kabox. O ano? Sabay na ako sa kain nila. Kita mo kami sa kain. Pasensya na ho kayo, wala ho kaming upuan. Ilalim ng puno lang. Thank you, Lord. Eto kuya, kupis. Kana, munggo. So, apakapakan. Para, ayun, pumuputok ho. Pumuputok. Oh, ganyan nga talaga yung munggo eh, no? Ayun. Kanina buo pa to lahat eh. Ngayon, oh. Andiyan na yung ano. Pag napisil kasi to, oh, ala. Ala. Napakaano mga kabuksa eh, no? First time ko kasi nakaano ng ganito yun eh. Ayun oh. Ang sarap pong pisil-pisilin. So, unsa tayo magiging ganyan kuya nga, isuludog sa ako? Kanon sa man isuludog sa ako? Huwag kunya dahil hapon. Kanang... Ah, kanang green. Okay. So, bukas. Bukas pa pala. So, ngayon, apakapakan lang. Tunog-tunuban. Para puputok. Dayon, ikaw kuya dyan. Ikaw, gasuroy yapon ka ni. Si ikaw lang ate. Gasuroy. Kasi iba naman kasi yung trabaho ni kuya dyan. Ikaw yung mag-harvest sa buntag. Nag-harvest siya yung taga-harvest pag umaga. Tapos, susunod na araw, kinabukasan, si ate Kristen Joy naman yung maglalako. Yan, gusto ko pong bibili ng ano. Kahit ilang salmon lang. Para ngayong araw meron ho silang kita. Yan, isisilid daw ho ni ano. Sisilid daw sa sako yung munggo tapos ganyan ang trabaho ni Kuya. Bago ilako ni Ate Kristen Joy. Okay, yon. Tapos pagkatapos man no. Ayun, ginaganyan pala. Tapos niyan, yung buto, mano na. Mabubukod na yung buto. Okay. So, ayan yung screen. Ayun, no? Ito na, ay. Magkano to? Sa pagbibenta nyo? Ano? To. 15 peso. 15? Oo. Okay, sige. Ay, tapos, sige, takalin mo lahat, Nay. So, eto, 15 pesos. Okay, sige. 15. Sige, Nay. Para marami kang kita ngayon. Kahit ito lang. 30. 60. Meron ka na 60 sa akin ay. Yan, bibili ho ako ng munggoan.
kay nanay. So ito, 15 pesos. 15? Mm-hmm. Mura lang yun. 15 pesos. Pag naluto kasi ito, di ba marami ito? 15 pesos. So meron na 60. Okay, ayan. Okay. So ayan. Ganun ho ang pagpoproseso sa munggo bago nila ibenta. Pero han, siguro pagbalik natin soon, susunod, bili tayo siguro ng nigo. Ah, wala sila ipang. Wala silang nigo. Sabi ko, bakit walang nigo? Wala na silang pambili. Wala okay. Silang nigo. Kasi pag ginaganyan yan lagi, pag ganito na, wala nang ganyan, kunti na lang, natatapon yung ano. Ayun. Mas maganda yung may nigo, auntie, di ba? Para ganyan-ganyan lang. Sige. Ayan. Grabe, kasisipag ho ng buong pamilya, no? Dahil kami ay sobrang tuwa sa inyo, Nay, na sorpresa kami sa inyo sa kasipagan nyo, sa pagpasunod nyo sa mga anak nyo, kung gaano, kung paano magsika, paano magtutulungan. Meron kami regalo sa inyo, no? No, abot ko kay mama, no? No? Kuya? Ayan, meron kaming regalo galing po sa ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat po pala sa lahat po ng sumali po sa ating games. Ito ay katas na ating palaro. Katas ng ating pag-games. Paglalaro, pag-games natin sa ating raffle. Nung second game na meron tayong 1-5 at ngayong darating na third game meron tayong 1-5 pero kinuha ko na para maibigay ko sa kanila, mga tita. So, eto ate, nanay. Okay, eto nay ha. Ang payo ko lang sa iyo, nay. Sana magamit mo ng maayos, nay ha. Mabili kung ano yung kailangan bilhin, dapat bilhin ha. Eto naman ay galing sa ating YouTube channel. Again, thank you so much po sa lahat po ng sumali, lahat po ng kumuha ng slot. Eto, meron na ho tayong nalikom na 1,500 pero in advance ko na yung 1,500 kaya meron tayong 3,000 galing sa ating YouTube channel. Ay ha, eto na 1, 2, 3,000 and eto naman ay galing kay Tita Sencha Joralbal. Ayan, eto tita yung napanalunan nyo pong 1,000. 4,000 pesos. Ayan. Thank you po. Salamat. Si nanay dirty yung, dirty. Ano yung sasabihin ni nanay? Again, salamat. Habang... Okay, meron ka na pambili ng? Ano pa pambili ng bigas. Ano pa? Kung sa mga bata, sudan. Sudan. Gatas. Gatas sa mga bata. Si Ate Christine Joy, salamat dahil binigyan tayo, binigyan ko kayo ng pera. Ayan, maraming salamat sa lahat ho ng sumali sa ating games at syempre sa ating mapagmahalay sponsor, si Tita Sencha Joralbal. Thank you, salamat. Thank you so much po, Tita. Ayan, nakita ko naman yung kasipagan ho ni Kuya Jan at kasipagan din ni Ate Christine sa pag-aaral. Yun nga, si Ate Christine talaga ako na paano dahil siya yung maglalako, hindi siya nahihiya. Tapos pag walang bigas, siya yung dumidiskarte na mangutang kahit walang ipambayan pa. Importante yung mga kapatid niya, mga maliliit, may makain, may maisubok. Sa tuwing wala ko silang bigas. So yun lang, sana ate, kuya, dili mo magbago ha. No? Tungod kayo wala naman inyong papa, tuwa sa Priswan. Sana hindi kayo magbago kung ano naman yung ginagawa nyo. Mas lalo nyo pang sipagan para sa pamilya nyo, sa mga kapatid, kay mama, sa buhay nyo. Nati ha, yung kasipagan nyo ha. Sana mas sipagan nyo pa para sa mga kapatid nyo. At sa pag-aaral mo ate, para dating yung araw na ikaw naman yung aahon sa mga magkakapatid mo. Ha?
So, yun lang po sa lahat ng nanonood, viewers, sponsors, at sa lahat ng nagabil ng slots, maraming maraming salamat po. Kahit papaano, malaking bagay po yung ginawa nating games. Meron naman tayong napasaya, natulungan na pamilya. Maraming maraming salamat po. At yun lang po. Ingat po kayo lagi. Ingat po. Bye-bye! Ingat po. Bye-bye! God bless!